Hello. Good morning po mga lods. Wala po tayong pangisda ngayon kaya iba katulad po nung nasabi ko nung nakaraan medyo madada lang po yung ating pangingisda at meron naman tayong isisingit na mga mahalagang bagay na pwedeng pakinabangan ng ating mga kapwa. Ngayong araw po na ito mga lods, hindi ako nakapangisda eh. Ang ituturo ko po ngayon, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ngayon doon sa mga nakakaalam, stay put lang po kahit. Oh! Siguradong malaking kapakinabangan. Maglilinis po tayo ng aircon ngayon. How to clean easier ng aircon. Yan. Mahina yung kanyang buga ng hangin. Yung lamig okay naman. Hindi naman po na ano. Kaya lang mahina yung ano. At ito po yung ano. Yung aircon natin lilinisin. Yan. Kaya yung filter. Yung filter po ng mga window type na aircon, yung katulad nito, hindi po dapat na tinatanggal para lumakas yung hangin. Pagpapalakas po ng hangin, ng pagpapalamig po, hindi nakukuha sa malakas na hangin. Yun ay sa magandang compressor at magandang function ng AC system. Doon po siya lumalamig. Ngayon, kung hindi umaabot yung hangin sa iyo, sa blower. Blower po ang may diferensya. Either blower o kaya barado siya. Eto, katulad nga po nito. Medyo matagal-tagal na rin po kasi yung aircon namin na to. Atin lang na subukang linisin. Medyo mahina na po yung ano. Kasi ang nilalabasan po na yan ng hangin is ito lang ito. Itong side lang na ito, dito lang. Ayan. Paano po makakalabas ang hangin or makakahigop ng hangin ito papunta doon sa blower na manggagaling dito sa, ito po yung evaporator. Yung nasa likod, yun yung condenser. Yan. Hindi na po siya makahigop ng hangin dahil sobrang bara dahil wala siyang filter. Kasi kung may filter siya na kagaya nito, bago siya pumunta dito, dito muna siya. Ayan. Washable naman po itong ano, removable tong filter na to. Kaya po pwede natin siyang tanggalin at yun na lang ang linisin natin. Yan. Hindi naman po masailan yung paglilinis nito mga lods. Lalo na at ano, basta yung electrical, tatanggalin lang po natin yung saksak. Ito. Tanggalin natin yung saksakan para just in case na ano, walang ground. Hindi tayo mag-ground. Oh! Yung kuryente po kasi, hindi naman sa, ano, hindi naman po sa filosofiya, yung kuryente, kaya lang nakaka-kuryente pag naka-on. Pero pag wala po siyang kuryente, may logic po kasi yun. Pag wala siyang, naka-turn off siya, hindi siya makakuryente. Ngayon, pag nakasaksak siya, meron siyang kuryente na dapat natin pag-ingatan. Ito. Ito po yung tinatawag na mga lods. Ito po yung thermostat. Ito po yung thermostat niya na tumutulong sa pangangalaga po ng compressor. Once na ma-reach kasi niya yung ano, yung lamig ng inaakupahan niya ng pinalalagyan ng aircon, magka-cut off siya. Tapos, babalik na lang ulit siya pag yung halimbawa, ang setting mo is sa 20 degrees. Medyo malamig na po yun. Kapag yun ang nakaset, ito po kasi yung meron tayong setting dito. Yan. Meron siyang dalawang button na po pwede nyong i-adjust kung saan po natin, kung saan natin gustong kung gaano kalamig. Kailangan natin. Umpisaan po natin yung ano. Ito po yung sinasabi kong hindi naman siya ano. Hindi naman siya maselan. Tatanggalin po natin mga lods yung mga nakabara.
Kasi talagang kung hindi po ako nagkakamali, mga nods, baka sa sipag kong maglit, yan mo po kakapal. Saan ba nandun yung camera natin? Ayan. Direct! Ayan. Ang kapal. Paano makakaraan yung ating ano yan? Yung hangin. Ayan. Kapag ka po, ano, nalinis natin, lumalabas na ngayon yung pinaka, ano, ng evaporator. Ayan. Ito po yung mga tubo. Yung mga tubo ng evaporator. Ayan, nakikita na siya. Nakikita na dito. Katulad po, tiyan mo kakapal yung ano. Ayan. Sige po, diretso natin. Ayan, habang tinatanggal kasi natin to. Ayan. Ganyan lang po yung ano, yung simpleng paglilinis. Tatanggalin lang po natin yung mga bara. Eh, sa totoo lang po, mas delikado yung nilalagyan ng dye. Yung dye po kasi mga lods, ano yan? Chemical. Chemical na nakapagpapa sumisira pa. Pag hindi nyo naayos yung paglilinis, eh sisira pa po ng ano, ng tubo. Magkakaroon pa ng leak yung ating evaporator nun pagka hindi nalinis. Kinakailangan dun yung mga parang pangkarawas na ano? Parang pangkarawas na yung pressurize. Ayan, ito po mga lods. Saglit lang po yan. Ayan. Ayan, ito. Lalakas na po ngayon yan. Pagka na ano natin. Hindi ko na po tinanggal mga lods yung ano? Yung dito sa pinaka-housing niya. Kasi tinatamad na po ako. Ayan, eh dito lang, eh ito lang naman po talaga sa totoo lang. Ito lang yung talagang nililinis. Dati po ako nga palang ano, naglilinis ng aircon mga lods. Ang araw sa Kapitolyo ng Malolos. Doon po ako kasi nagtapos mga lods. Eh nakita ko, siyempre meron tayong kanya-kanyang uwido sa pagtatrabaho. Tsaka kinakailangan, i-analyze natin kung ano po yung maganda. Hindi katulad nung itinuro ni instructor na ano, ito yung maganda. Ganun lang tayo. Kinakailangan iisip po tayo ng paraan na mas kung maaari, yung mas mabilis na maganda. Ito, magbabakalas ka nito. Ganun din lang naman. Minsan yung iba nakakasira pa. Eh, pag itong tinanggal natin, ayan lang po. Ayan. Kagabi po kasi mga lods, ang init. Hindi ako makatulog. Pero naisip ko nga, sabi ko tinanggal kasi yung filter nito. Siyempre, yung ano ng aircon, yung mga uso, yung mga ano, diretso na po siya dito, wala nang filter eh. Ngayon kung may filter po, huwag niyo po tatanggalin mga lods. Ayan. Huwag niyo po tatanggalin yung ano. Ang kainaman po nito mga lods. Bali yung pinaka-cover lang po dito sa harap. Ito, ito po siya. Itong cover lang na to, ang tinanggal natin, ito. Ayan. Ito po yung, ano, ito yung cover niya, para dito. Ayan. Ito lang po yung tinanggal natin. Tapos, yung evaporator lang mismo. Ayan. Pero kung may pressurized water po, mas maganda kung, ano to, i-pressure. Huwag na po ninyong palagyan ng dye. Kasi yung dye delikado. Kinakailangan malinis na malinis po yun. Ayan. Okay na po. Konti na lang ito. Ang kapal ng ano. Kaya po nawawalan siya ng ano, yung sinasabing lamig, hindi po lamig yung nawawala. Nawawala po sa kanya yung hangin. Kasi nga, barado na siya. Hindi makasip-sip ng ano ng hangin dito sa loob yung ano kasi eto katulad nito barado na. Apat na taon po yata mga lods hindi nalinis. Wow naman. Wow. Wow. Sa umpisa lahat talaga magaling si Tatay. Yan. Eto yan.
Ayan, at saka iiwasan po ninyo lang na magaganyan, ayan. Iisa-isahin pa natin iyan, ayan, idiretso. Kasi sumasarado din po yan, parang may bara din yan. Ayan. Ayan, okay na po. Malinis na kagad siya. Ayan, ganyan lang po yung ano natin. Paglilinis. Tapos yung sulok, ayan. Ito yung pinakasulok niya. Dito naglaglagan yung ano. At ito po yung nakuha nating dumi, mga lods. Sobra. Ayan. Woo! Ang kapal. Ang kapal ng dumi, oh. Iyak! Ayan. Malinis na po siya, mga lods. Ngayon, papanda rin natin siya bago natin na solid. Titingnan natin kung nagbago na yung lakas. Dapat pala na ano, na ano muna natin yung lakas ng ano niya bago natin linisin. Pero okay na po yan, andyan na. Loobin next time. Anuhin po natin, tingnan natin. Yan. Tapos, pwede po natin buhusin ng tubig. Papalit ng tubig. Ito. Kinakailangan po mga lods, ito mai-diretso para ano siya. Ayan, ganyan lang po yung paglilinis. Sa likod naman po mga lods, wala naman pong wala naman po siyang dumi na ganito. Kasi mainit po yung ano, mainit po yung nasa likod niya. Yung dito sa ano niya. Ayan. Idiretso po natin 'to. And ito po yung kaninang mga nakasarado na cooler. Bali, parang cooler po yung ano niya, yung tawag dito. Yan, didiretso po natin to para hindi siya nakaharang. Ito, medyo mabigat-bigat ng idiretso to mga lods. Kaya lang po, dahan-dahan kasi medyo matulis po yung ano natin. Ito. Matulis po yung pang ano natin. Eh baka matusok yung ano, yung tubo, mabutas. Ito po pag may mga ganito lang. Kasi isa po sa pinanggagalingan ng paghina ng hangin. Yung ano na to. Ayan. Ito po, tubo po ito. Ito. Ayan, yung mga nakikita natin na ano na yan. Ito, diretso yan. Pag ganun, paikot. Paikot. Ayan, malinis na po mga lods. Pwede na po ulit na ano yan. Pangmamayang gabi. Ayan, basta humina po yung blower. Ito lang po yung dapat gawin. Ganito lang po yung ano, yung paglilinis, yung simpleng paglilinis. Hindi naman po sinasabi na proper na paglilinis kasi kulang. Hindi talaga siya ano. Ayan, malinis na po siya mga lods. Ito, mga nakadiretso na rin. Ayan, hanger ipit daw po. Sabi sa labas. Ingay. Yan. Okay na po mga lods. Ibang iba po mga lods. Ibang iba yung aura niya kanina kaysa ngayon. Ito medyo ano na, kumuha po tayo ng panibagong tubig para kumbaga parang maano lang, ma tawag dito, ma ano lang to, mabanlawan. Ayan. Yung pag nga po pala may dye ito, kung ano yung kulay niya nung bago niya, eh ganun din po magiging kulay niya. Kaya lang, dapat dito merong pressurized water. Yung talagang malakas na ano. Ito po. Ganito lang yung ano. Pagka kasi nilagyan mo ng dye, balik ulit siya sa ano. Balik ulit siya sa dati ng kulay. Mga ano. Tingin ko pong 120. Pumasok. Linggo ngayon. Tama dito si tatay. Yan. Dami ko pong bisita. Ano? Si Luis. Ang aming ampun. Na napakadaldal din. Parang ako.
Ayan po mga lads, puro patayo. Puro pa pagano po yung hawi niya. Ayan. Kasi pag ginanon mo po yan, magsasarado yung katulad nung inano natin kanina. Woo! Taon na naman po ito, lads. Taon na naman po ito bago maano. Bago malinis ulit. Ay, nakolitsyon. Dapat nakaganon po siya. May cleavage siya. Para doon pumupunta sa likod yung ano, yung tubig. Kung sakali po na meron kayong katanungan, mga lods, pwede po ipaki-comment lang. Kung kaya pong sagutin, sasagutin po natin. At sana naman masiyahan po kayo sa isasagot. FYI po pala mga lods, ito po yung pinaka nung nag-aral ako, siya yung pinaka ano ko, yung specialty kong baga, rack, refrigeration, air conditioning technician. Yan. Yan. Hindi totoo yan. Ayan po mga lods, kitang-kita na. Yung mga tubo, ayan na, lumabas na po siya. Ayan, kita na yung mga tubo na yan. Ayan. Kanina, wala po tayong makita dyan. Okay, mamaya pong pag-ano, itry natin. Mga lods, sad to say, eto po, may nakita akong trouble. Wala rin. Okay lang po pala. Akala ko kanina kulang ng karga. Kasi nag-i-yellow po ito. Itong side na ito mga lods. Yan. Okay na po. Nawala. Natunaw naman yung yellow. Kasi once po na mawalan kasi ng magkarong yellow, itong mga tubo na ito. Ayan. Pag nagka-ano po yan, kulang yung karga niya. Ayan. Kanina po, ang daming yellow. Hanggang dito. Hanggang dito. Ay siguro nung gumana yung ano, ayan, nagsak na yung ano niya. Umokay na po mga lods yung ano niya, yung hangin pumasok sa loob, nawala na po yung yelo. Kasi once po na magkaroon ng yelo, itong parte na to, dito po kasi unang bumubuga yung low side niya. Nagkakaroon po ng yelo, ibig sabihin kulang yung karga natin. Okay naman po. Umokay na. Ayan. At ayan na po siya mga lods. Malinis na. Wow naman! Wow! Wow! Okay na po yan. Pwede na natin ulit gamitin. Pinunasan ko na ng konti. Lakas ng ano. Lakas ng lumakas na po. Anong lakas ng hangin. Okay na po mga lods. Salamat po sa panonood at sana ay kapulutan. Kahit nakapiraso lang. Babalik ko lang natin 'tong ano. 'Tong evaporator sensor po tawag dito mga lods. Yan. Yan, hindi na po siya. Okay po mga lods. Salamat ng marami. Woo! Sana ikabit na natin. Ito po yung sinasabi kong filter na hindi dapat na tinatanggal para wala po nung katulad ng tinanggal natin kanina. Nagising na po yung mga kapitbahay natin mga lods. Meron na tayong background. Okay na po.